Hello, ako po si Rome at ayun ang camera ko. Hello po, ako po si Rome. Maraming salamat po sa inyong patuloy na pagsubaybay sa aking channel at sa aking podcast na tinatawag kong Rome is in Manila. Kasi, well, nasa Manila ako ngayon pero hindi naman tungkol sa kung nasaan ako ang topics na mga pinag-usapan natin, di ba? Wala lang. It's just a catchphrase na nandito ako or na nasa Manila yung Rome, which is a big city sa Europa. Okay, ang episode na ito ay parte ng aking Buwan ng Wika special. At ito yung episode na sinasagot ko yung ilan sa mga tanong mula sa 365 questions. Kaya tinatawag ko ang episode na ito na 365 questions with Rome or 365 katanungan kasama si Rome. Okay, ready na tayong magsimula. 5 tanong ang sasagutin ko ngayon mula sa ika-56 hanggang 60. Okay, simulan na natin mula sa unang katanungan. What is your most beloved childhood memory? Okay, parehas pa din yung mechanics. Babasahin ko muna sa English, tapos isasalin ko sa Tagalog bago ko sagutin in Filipino or in Tagalog. So, what is your most beloved childhood memory? Ano ang pinaka-tinatangi mong alaala mula sa iyong pagkabata? Okay, tanong ko yun sa sarili ko. Sa akin, ang pinaka-tinatangi ko na alaala ko mula sa aking pagkabata ay nung ako ay nasa nursery, ako ay 5 taong gulang, at kasama ko yung mga una kong naging kaibigan at kami ay bumisita sa ilang mga museo. Hindi ko alam kung dito ba yun sa Maynila o kung sa ibang lugar. Hindi ko na maalala. Pero yung mga museo na pinunta namin ay sa palagay ko, pinunta namin yung museo pang bata. Pinuntahan din namin ang batibot. Hindi ko alam kung museo ba yun pero may place na nandun yung batibot cast and may mga figures and stuff. Tapos, pumunta din kami sa parang mini war museum. So, ayun. I think yun yung isa sa mga tinatangay kong alaala mula sa aking pagkabata. Masaya kasi. At yun yung una kong exposure sa art. Sa palagay ko. Okay. 2nd tanong. Is it more important to love or be loved? Mas mahalaga ba na mahalin ka kesa sa magmahal ka? Mas mahalaga ba na makatanggap kesa sa magbigay? Para sa akin, mas mahalaga na magbigay kasi yung pagmamahal natin na nasa puso natin, nag-uumapaw yan. Patuloy yan na nag-uumapaw at hindi tayo nauubusan ng pagmamahal mula sa ating mga puso. Kaya dapat lang na patuloy natin ibigay ang pagmamahal natin sa mga tao na minamahal natin. So, ibigay mo lang ng ibigay kasi hindi ka mauubusan. At yun, ay sa palagay ko, kung kailangan ng score, kung sino yung mas mataas, kung yung ikaw yung magmamahal o ikaw yung makakatanggap ng pagmamahal, palagay ko mas mataas yung score na ibibigay ko sa kung ikaw yung magmamahal. Okay. Pero ano naman, hindi naman siya malaking pagitan or malaki yung pagkakaiba ng score. Siguro ano lang, parang 10 plus 9 o kaya 51-49. Ganun. Okay? 3rd tanong. If you had the chance to go back in time and change one thing, would you do it? Kung ikaw ay nagkaroon ng pagkakataon na bumalik sa nakaraan para baguhin ang isang bagay, babaguhin mo ba yon? Okay, so hindi malinaw yung tanong kasi walang specific na binigay. Kung meron man, akong gustong baguhin. Sa totoo lang, wala naman akong gustong baguhin sa aking nakaraan. Masama o mabuting experience. Yun nga, sabi ng guest ko sa huli kong podcast, yung positive at saka negative experience, parehas na experience yan. So, learn from it. Matuto tayo mula sa mga bagay na yon. Kaya wala akong babaguhin sa nakaraan at alam mo naman, 'di ba, sa fiction and stuff, meron tayong konsepto ng butterfly effect. So, ayoko ng mga ganong consequences dahil mas gugulo lang yung alam mo na, yung kwento natin. Kaya
wala akong babaguhin mula sa nakaraan. Okay lang, accept lang kung ano yung nangyari o kung ano man yung offer ng past mo. Pero yon, what matters, ang mahalaga ay kung paano mo gagamitin yung mga nangyari mula sa nakaraan para ka umusad sa iyong hinaharap. Ayun ang galing, para tayong ano dito, nagbibigay ng payo. Pero ito ay mga kasagutan ko lamang para dito sa 365 katanungan with Rome. Okay, yun na yung pangatlong tanong natin. So meron na lang tayong dalawang natitirang tanong. Ikaapat na tanong. Ang ikaapat na tanong ay, if a doctor gave you 5 years to live, what would you try to accomplish? Kung tinaningan ka ng doktor ng 5 taon na lang para ikaw ay mabuhay, ano yung susubukan mong ma-accomplish? Okay, hindi ko alam kung ano ang Filipino ng accomplish. Ano yung gusto mong ma... ano ba? Yung gusto mong ma-commit. Okay, achieve yon. Ano yung gusto mong ma-commit? Ano yung gusto mong matapos? Ano yung gusto mong yun, ma-accomplish? Hindi ko talaga maisip kung ano yung pinaka-tamang word para sa accomplish. Search ko mamaya. Pero yun, sasagutin ko na yung tanong kung meron lang akong 5 taong para mabuhay dahil tinaningan ako ng doktor na walang paliwanag kung ano yung sakit o kahit ano man, 5 taon lang, basta meron lang akong 5 taon. Ang gagawin ko ang susubukan ko na makamit ay syempre mas ma-develop ang aking relationship sa aking pamilya, sa aking mga kaibigan. Yon ay number one priority. And ikalawa ay mas maging effective. Okay, effective, hindi effective. Mas maging effective sa mga tao na nasa paligid ko in a way na makakapagbigay ako ng positive effect sa kanila. Yon, effective in a way. Yon, magpalaganap ng pagiging positibo. And sinabi ko na to dun sa nakaraan kong episode. Gumawa pa ng mas madaming art. Yon. So, tatlong bagay. Okay? Relationships. Spread ng positive effect or positivity. At ikatlo ay gumawa ng mas madami pang art. Art in Filipino. Sining. O, diba? Gawa ng mas marami pang likhang sining. Okay? Hirap pala mag Filipino kapag ganito yung mga tanungan. Okay, welcome back. Welcome back para sa ating ikalimang tanong. So, nagkaroon tayo ng mabilis na commercial. Hindi ko alam kung gano'ng kabilis para sa inyo. Siguro 1 second or 2 seconds lang. Para sa akin, mga 30 seconds din yan. Okay, so tama na sa commercial. Nandito na tayo sa ating ikalimang tanong. Ang huling tanong para sa episode na ito. Okay, ito na yung huling tanong. And pagkatapos na ito, isang episode na lang ulit yung Filipino kasi nasa 3rd linggo na tayo ng Agosto. Okay, 4 na linggo lang ba ang Agosto? I-check ko yan. Okay, ito na talaga, 5th tanong. What is the difference between falling in love and being in love? Ano ang pinagkaiba ng falling in love at being in love? Hindi ko alam kung paano ko ito isasalin sa Filipino. Gamitin na lang natin yung English, okay? I mean, yung term na falling in love saka being in love. Para sa akin yung pagkakaiba nila, falling in love ay it's a phenomenon. Okay, it's a phenomenon. Isa siyang pangyayari. Nag-ring ba yung phone ko? I hope hindi. Ayun, yung falling in love, para sa akin, isa siyang phenomenon, isa siyang pangyayari. Ibig sabihin, hindi siya state. Hindi siya state of things. Kasi yung being state of things yon, di ba?
So falling in love is a happening na within a duration of time lang. So you fall in love and then kailangan maglagay ka pa ng apoy para sa pagmamahal na yun para manatiling in love. Okay, so falling in love, mahuhulog ka. Okay, yun yung literal ng translation, di ba? Mahuhulog ka, pero para patuloy na mag-alab yung pagmamahal, yung pag-ibig, kailangan mong gatungan ng kahoy. Yun yung pagpapanatili ng being in love para manatili kang in love pa din. So, para sa akin yun yung difference. Falling in love, it's a one-time thing. Nangyayari lang siya because of a lot of, madami ding mga variables yan. Pero, yung being in love, sa palagay ko, ito yung pag-maintain, pagpapanatili ng alab, ng pagmamahal ninyo sa isa't isa. Okay. Ayun, muli maraming salamat sa pakikinig sa episode na ito. Ako po si Rome ng Rome is in Manila. At sana ay natuwa kayo sa mga sagot ko. Or kung hindi man kayo natuwa, okay lang. Sagutin nyo na lang sa comment section ng YouTube video. Okay, kung nandito ka sa YouTube ngayon at nakikinig. Pero kung nasa Spotify ka or Apple Podcast at doon ka nakikinig, pwede mo rin akong hanapin sa YouTube. Search mo lang ang name ko, Rome Juanatas, or mas madali siyang ipronounce ng Juanatas, Rome Juanatas, pero spelling is J-U-A, like Juan, Spanish pronunciation tayo para Juanatas, pero kung ayoko ng Spanish pronunciation, Juanatas. So, search, hanapin nyo lang po sa YouTube, Rome Juanatas. And yun, kung nandito ka naman na sa YouTube, comment sa comment section kung ano yung opinions mo sa mga sagot ko sa katanungan. At kung ikaw din, kung meron ka din sarili mong sagot para sa mga katanungan yon, feel free na i-share sa amin yung thoughts mo. Okay, maraming salamat po at see you next week para sa isa pang Buwan ng Wika special, 365 katanungan with Rome. Peace.